What's up mga kapadyak? Ngayon, bibit lang natin tong mga bike parts na nakaligod ko. Let's go! Yun, ito nga pala yung frame na nirepaint natin. Kung hindi nyo pa napapanood sa mga previous videos natin, ilagay ko na lang sa baba at click nyo na lang kung gusto nyo panood. Yun, ang una natin gagawin, dahil wala tayong bike stand, ano yung repair stand, ay una natin gagawin, papatayuin muna natin itong bike gamit ang fork, tapos lagyan muna natin ng wheelset. Nakakabit na yung headset nito, yung headset, tapos ito sa fork ay nakakabit na rin itong crown tsaka itong star nut. Next naman ay ito preload, kabit natin para mag-lock sya. Mimiya na natin ilalock dun sa thread ng stem handlebar. So yun mga kapadyak, kabit na muna natin yung rear wheel natin para tumayo sya. Ito yung frame. Yan, nakakabit na siya. Ngayon, mga kapadyak, ito namang front wheel para tumayo siya. Bigat ang ating bike, mga kapadyak. Yan, mga kapadyak, nilagay ko nga pala muna itong DIY nating lalagyan ng gulong para naman tumayo yung bike. Wow! Kasi mahirap pag walang bike repair stand. Yun, ang susunod naman ating gagawin ay kakabit na natin itong sa headset kabit na natin para mag-lock sya. Then next, ito ng handlebar. Pinagsama-sama ko na nga pala itong handlebar natin. Wake siya, 720mm ang haba. Short stem siya, hindi negative, hindi rin positive. Yun, kapit na natin. Lagay muna pala tayo ng kahit isang spacer para maangas tingnan. Haba ang kanya steerer tube, kaya lagyan natin ng spacers. Then next, ito. Pero una natin gawin ay higpitan muna natin itong mga bolts na nandito sa stem. Kailangan natin ng itong 4mm na Allen wrench key para mahigpitan itong, para kumapit yung short stem sa fork natin. Next ay yung top cap nitong headset. Higpitan naman natin siya. Sobrang haba pala niya, mga kapadyak. Kailangan naman natin ay 5mm na Allen wrench para mahigpitan itong, para kumapit yung bolt niya sa shock.
Okay na. Yan mga kapadyak, itong front rear naman na brakes ang ilalagay natin. Front brakes. Dito sa shock. Ito, itong mga tornilyo, pinagsama-sama ko na siya para hindi ako malito sa pagkakabit natin. Itong mga tornilyo, lalagyan natin ng konting grasa. Kapadyak, ito namang rear. Rear na brakes ang ikakabit natin dito sa ring. Kapag na sinabi ko kanina, lalagyan natin ng konting grasa itong bolts na yun mga kapadyak, kailangan nga pala natin ng zip ties para kumapit siya sa frame kada ng ganyan. Isa, dalawa, then tatlo. Meron naman tayo ditong lima, kaya kasya to. Next naman ay itong crank set niya, kaso wala pang chainring dito, wala pang chainring na nakalagay kasi hindi pa nadating yung order natin na 34 teeth na chainring, kaya pero kabit na rin natin. Yun mga kapadyak, higpitan natin dito at saka dito. Then pagkatapos nun, lalagyan natin itong end cap dito. Tethread natin siya po ganun. So yan, kakabit naman natin itong RDX sender, goat link, L2 siya, L2, dito sa frame. At itong RD niya ay Shimano Altus lang yan, hindi siya kagandahan pero matibay siya. Yan, kabit na natin. Ngayon, kakabit naman natin itong seat post. Size nito ay 31.9. Dito, naka siya sa... Ito yung Paxter na stock lang to. Tapos, giant na... Hindi ko lang kung pig to. Pero parang pig to na saddle. Basta nagagamit, okay pa. Saka na tayo bumili ng pang-upgrade. Kapitan natin, seat lamp. Yan. So yun mga kapadyak, hindi pa natin malalagay yung chainring ngayon, pero pag dumating yun, kabit na rin natin. Tapos ito pa, itong chain, Shimano Albuto, hindi pa natin na rin nakakabit kasi wala pa nga ng chainring. Tapos last natin gagawin, itotono na lang natin yung RD na nakabit na natin, tapos lalagyan natin yung cable. Then yun, pagkalas nun, tapos na. And
antayin na lang muna natin yung chain ring na dumating. Tapos kabit na natin. Yan, kinabit ko na nga rin pala tong mud guard kasi sayang naman kung di natin ikakabit. Kaya kabit na natin. Try ko nga kung malambot tong shock ni weapon. Try natin. Baba ko muna yung o-ring para makita natin yung travel niya. Try ko lang tong patalunin pero hindi ako magaling. Dala ng edit yan, mga kapadyak. Kabit ko na din tong battle cage kahit hindi naman siya kagandahan pero mapapakinabangan pa rin. Dumating na nga pala tong Dekas chain ring natin. Buksan na natin. Next ay tanggalin natin sa box. Tapos kabit na din natin sa crankset natin. Yan, nakabit na natin tong Dekas chain ring natin. Next ay itong Shimano Alivio na chain. Salpak na din natin. Yan, nakabit ko na tong chain. Siyempre, hindi naman na-under to kung wala nitong cable wire. Kabit na rin natin. Yan, nakabit na natin tong cable. Then, na-tune up na din natin. Ready na siyang padyakin, mga kabadyak. Yan, shoutout nga pala dito kay Lindsay Boy. Maraming salamat sa pag-support sa YT channel natin. And tapos na nga pala itong build bike natin na to. Sunod dito yung bike check nitong bike na to. Abangan nyo na lang yun, mga kapadyak. And that's all for this video. Sana yung nagustuhan nyo, don't forget to like and subscribe sa YT channel natin. And huwag nyo kalimutan na i-click yung notify bell sa baba para updated kayo sa mga bagong videos natin.